Magandang gabi sa inyo mga buddy. Itong ating topic na pag-uusapan ay medyo may pagka-seryoso, no? Kung yung ibang mga topic natin ay tungkol sa politika, ito naman ay tungkol sa isang hayop. Tungkol sa isang hayop na matagal lang nagdurusa. Matagal lang nakakulong sa napakaliit na enclosure. Itong tinutukoy ko mga buddy ay ang main attraction ng Manila Zoo na si Mali. So kailan nga ba napunta itong si Mali dyan sa Manila Zoo? So nagtingin tayo dito sa internet at itong ating nakita. Naawa na ako kay Mali mga buddy. Akala ko nung una na wala na siya dyan sa Manila Zoo, pero nito nga na nagkaroon na uli ng pagbubukas ang Manila Zoo, siya pa rin ang main attraction for almost ilang dekada na mga buddy. So ito pa lang si Mali. Ang totoong pangalan niya ay si Vishwa Mali, commonly known as Mali. Is a female Asian elephant which is best known for being a major attraction of Manila Zoo in Manila, Philippines. Ito ang maganda dito sa kwento ni Mali. Yung kanyang early life. Basahin natin to. Vishwa Mali, named or nicknamed Mali, was in Sri Lanka in 1974. Hindi ko ma-imagine, ang tagal na pala noon, ano? Ang tanda na niya, 1974 pa. Mali is a female Asian elephant. It was moved into the Pinawala Elephant Orphanage after its mother died of natural causes. So noong 1977, tatlong taon pa lang si Mali, the Sri Lankan government gifted the elephant to Philippine First Lady Imelda Marcos. The elephant was presented at the Balacanang Palace prior to its transfer to Manila Zoo. So yun pala ang history ni Mali. Iniregalo siya ng Sri Lankan government kay Philippine First Lady Imelda Marcos. So may kasama siya na isa pang babaeng elepante na ang pangalan ay Shiva, na ito naman ay nirescue galing sa isang circus. So medyo agresibo yung behavior doon itong si Shiva dito kay Mali. So namatay na pala itong si Shiva. So Mali was able to roam around her enclosure more freely. So more freely pa raw. At marami ng mga organization, lalong-lalo na itong PETA or yung People for the Ethical Treatment of Animals, ang nagkakaroon talaga ng petisyon na sana mabigyan ng pansin itong kalagayan ni Mali. So ngayon ay 2022 na mga buddy, siya pa rin ang main attraction ng Manila Zoo. Matagal nang pinagkakitaan ang elepante na ito. Almost 45 long years. Doon lang siya paikot-ikot sa napakaliit na enclosure. Silipin natin mamaya sa Google Earth itong Manila Zoo. Nakakaawa. Sana ay mabigyang pansin ito ng ating gobyerno, lalong-lalo na kung sino yung susunod na mauupong presidente. Kung ikaw man yan na Bongbong Marcos. Tutal, ito pala namang si Mali ay iniregalo ng Sri Lankan government kay Madam Imelda. Sir BBM, baka naman pwede na kapag ikaw ang naupo sa pagka-presidente, maaari bang iregalo mo naman kay Mali yung kanyang kalayaan, yung kanyang total freedom. Ma-relocate man lang sana siya sa isang sanctuary na kung saan ay makakagala siya, na kung saan ay mai-enjoy niya yung remaining days. Nananawagan po ako kay Bongbong Marcos na sana po kung kayo ang mauupo na presidente, kung kayo po ang mananalo, at sigurado naman, no, pangitan naman na kayo ang mauupo, wag lang kayong dadayain. Baka naman po pwede na iregalo nyo na kay Mali yung kanyang kalayaan. Matagal na pong pinagkakitaan ito ng mga tao.
Noong tayo ay bata pa, mga buddy, tuwang-tuwa tayo kapag tayo ay pupunta sa Manila Zoo. At ito rin, nabanggit ko rin sa aking ano, sa aking anak noon nung ako'y bago magbakasyon, na sana pupunta rin kami dito. Kaso nga lang, inabutan ng pandemic hanggang sa hindi na nagkaroon ng pagkakataon, nakabalik tayo dito. So ngayon, nagkaroon na naman ng opening ang Manila Zoo. Soft opening pa lang kasi yung balita ko, yung unang mga pinapasok doon ay yung mga kamag-anak ng mga construction workers. Yan. So talagang balak ko na pumunta dyan kapag ako'y nakauwi sa Pilipinas at isasama ko rin yung aking pamilya. Pero hindi ko ma-appreciate, mga buddy, yung buong kagandahan or yung pagbabago ng Manila Zoo kung makikita ko itong si Mali na nandyan pa sa loob. Ayan, nakikita niyo yung mga photos niya. Mag-isa na lang siyang nabubuhay dyan. Although talagang inaalagaan naman siguro siya, may veterinaryo, no? May caretaker, pero hindi yun sapat eh. Hindi yun sapat para sabihin na hanggang doon na lamang siya, hanggang doon na lang yung buhay niya doon sa maliit na enclosure na yan. Doon na lang siya aabutan ng kanyang kamatayan. Napakarami ng mga tao, mga grupo ang nananawagan noon pa kaya Pangulong Pinoy. At hanggang ngayon, wala pa rin. 45 years? Ganun katagal ang pinaghirap nitong si Mali. Ganun katagal na nandun siya sa kanyang enclosure. Nakakaawa eh. Kung makikita nyo yung kanyang itsura, hindi lang nakakapagsalita siguro siya, pero sa mata nyo makikita eh. Hindi sapat yung pakakainin siya ng masasarap na pagkain araw-araw. May mga nagpapaligo sa kanya na caretaker. Hindi sapat yun. Ang kailangan ng ganitong klaseng hayop ay talagang yung kanyang kalayaan. Mapunta siya sa isang sanktuaryo na kung saan ay may enjoy niya na kumain sa sariwang ng sariwang damo, tumakbo, no? Magpaikot-ikot doon o maglublob sa tubig, sa lawa. Yun po ang typical na ginagawa ng mga elepante sa wild. Hindi lang elepante, kagaya na rin ng mga ibang hayop. Bukod tangi kasi itong si Mali. Main attraction siya for almost 4 decades. Pinagkakitaan na siya. Sana naman, kumbaga sa tao, retirable na siya eh. Sobra-sobra na nga eh. Dapat ibigay naman sa kanya yung kalayaan na nanarapat sa kanya. Okay, so ngayon, puntahan natin yung mapa ng Manila Zoo. Ito, nakita ko to. So yan. So ito yung entrance. Then ito yung enclosure ni Mali nandito sa right side pagpasok mo. Kung sa Google Earth, ito yung Manila Zoo. So itong entrance nandito, ibig sabihin ito yung kanyang teritoryo. Tingnan naman nyo kung gaano kaliit yan. Kung susukatin natin ito, mga buddy, mula dito sa dulo hanggang dito, so almost 19.5 meters ang kanyang sukat. Yung haba niya, tingnan natin kung ito palagay na yan, oh, hanggang dito. Diba? For almost ilang dekada, dito lamang siya nagpapaikot-ikot. Hindi natin alam kung ito kasama pa sa enclosure niya. Pero hindi yan sapat, mga buddy. Ang kailangan ng elepante na ito ay talagang kalayaan niya. Mapunta siya sa isang sanktuaryo na kung saan ay may mga makakasama siyang iba't ibang klase ng hayop or may makakasama siya na kagaya niya na elepante na makakapag-enjoy sa nalalabing oras niya sa mundo. Nakakaawa eh. Imagine, ito pala ay 1977 pa ibinigay or iniregalo kay First Lady Imelda Marcos. Kaya yun po yung panawagan ko, mga buddy. Panawagan ko po kay BBM na kapag po kayo ay naupo na presidente, baka naman po
pwede na pagtuunan nyo ng pansin ang pagre-relocate dito kay Mali sa isang lugar na kung saan ay mag-i-enjoy siya, mag-i-enjoy siya at ma-feel niya yung talagang totoong kalayaan na ipinagkait sa kanya sa almost 40 years ng kanyang buhay. So ilang taon na si Mali ngayon? Almost 47. Kung 1974 siya ipinanganak. Nakakaawa. Ako po ay nakikiisa doon sa mga nananawagan, lalong-lalo na nga dito sa PETA or itong People for the Ethical Treatment of Animals. Hindi po tayo membro nito, pero nung napanood ko po yung mga video nitong Mali, nung napanood ko po itong video nitong si Mali at saka itong mga photo niya, awang-awa ako. Sana ay bago man lamang siya mamahinga ay maranasan niya na maging malaya. Sana bago man lang siya mawala sa mundo ay maranasan niya na makasama yung mga ibang hayop sa isang sanctuary. Meron naman mga sanctuary sa Pilipinas, 'di ba? Sa Palawan, alam ko meron. Dito sa Subic meron din. Ito dapat lang napapagbigyan ng pansin. Nakakaawa mga buddy, no? Kaya para sa akin itong mga zoo, hindi dapat ganito yung sistema eh. Dapat parang style safari. May nakita ako minsan na isang photo na kung saan yung mga hayop yung gumagala sa isang lugar at yung mga tao yung nakakulong. Ibig sabihin yung mga gustong mga turista na gustong mamasyal doon nakakulong sa isang sa isang truck. Kumbaga protected sila at yung mga hayop ang nakakagala sa palibot. Sana ganun. Hindi yung mga hayop yung nakakulong at yung mga tao ang pumupunta pinagkakakitaan, na para sa akin ay very hindi makatao. Kasi pare-parehas lang naman tayo na nilikha ng Diyos. Dapat kahit man hayop yan ay may kalayaan din siya. Hindi yung pinagkakakitaan lang ng mga tao. So sana po mga buddy ay naintindihan ninyo ako dito sa aking saloobin. At yan po yung aking panawagan kay Bongbong Marcos, kung sakali man siya na maupo bilang presidente, na sana ay magawa ng paraan na ma-relocate na itong si Mali. At huwag nang pagkakitaan pa, huwag na maging main attraction pa ng Manila Zoo. Ang mas maganda dyan yung mga ikulong sa Manila Zoo, yung mga corrupt officials. Sila yung pag-alagala dito sa mga enclosure na to at tinitingnan at pinagtatawanan ng mga tao. Yung mga corrupt officials ng gobyerno ang magandang ikulong dyan sa Manila Zoo, hindi yung mga hayop na pinagkaitan ng kalayaan na kagaya nitong si Mali. Wala tayong iwanan para sa bayan. Muli, Iman Supremo. See you next time mga buddy.